Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Lion Rock. Sa panayam ng Panahon TV, kay Pag-asa Weather Forecaster Benison Estareja, Miyerkules ng tanghali ang pumasok sa ating boundary ang bagyo at pinangalan ng Dindo. Nasa typhoon category na ito at siyang ika-apat na bagyo ngayong 2016 at alas 11 nga kaninang umaga. Namataan ito sa layong 1,200 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto maliban sa pagpapalakas nito sa habagat. At nakatakda nga maglabas yung Pag-asa ng inaasahang track at lakas ng bagyo, kaya naman tutok lamang sa Panahon TV at telebisyon ng bayan kaugnay nito. Bukod naman dito sa bagyo, isa pang weather system itong ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung habagat na ngayon ay dominante sa may western section nitong Luzon. Ayon po sa Pag-asa, sa mga susunod na oras, inaasahan natin ang maulap na kalangitan, may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa rehiyon nitong Ilocos, probinsya ng Zambales, Bataan, Mindoro hanggang sa May Palawan. Dito naman sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi nitong ating bansa, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Itong habagat naman, pinasusungit din yung karagatan na sakop ng western seaboards ng Southern Luzon. Ibig sabihin, bawal muna pumalaot, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises! Sa puntong ito, alamin naman natin yung agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon sa Metro Manila ang temperaturang mararanasan posible sa pagitan ng 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Mas mataas naman itong mararanasang temperatura sa Tuguegarao, pagitan ng 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Lawag, Olongapo at sa may Puerto Princesa, kung saan inaasahan natin yung mga pag-ulan, yung temperatura bahagyang mababa din, pagitan ng 25 yan hanggang sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa Kabisayaan, sa ating mga taga-subaybay, sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu, paghandaan din ninyo itong bahagyang mataas na temperatura. Posible yan sa pagitan ng 33 degrees Celsius sa Tacloban, sa bahagi naman ng Iloilo hanggang sa Metro Cebu, maximum natin 32 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa may Mindanao, good weather condition, yung ating inaasahan ng kaakibat na temperatura, pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio. Magandang hapon po sa inyong lahat.